at humihingi po ito ng tulong o gabay para po sa kaligtasan ng kanya pong mga kapatid at ng kanya pong pamilya. At ang masakit po dito, kaligtasan laban po sa kanyang sariling ama. Makikita sa magulang ko kasi ako pag iinitan po ng dugo nun. Iba po ang ugali nun. Pag yung nagalit, talagang itak po ang ano nun. Kasi bata pa lang po ako, hinahabol na ako nun ng itak. Kung magkakataon, daig niya pa yung mga kalaban ni Voltes 5. Daig niya pa po yung mga kalaban nila Voltron, nila Mazinger C, nila Powerpuff Girls. At ng Teletubbies, yung mga kaaway na ito, daig na daig pa ni Tatay Ruel. Sapagkat po tayong humawak at umaasa na ang lahat po ng ito ay magkakaroon po ng katapusan sa biyaya at pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Wala po imposible. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Siyempre, ang pag-uusapan po muli natin ngayon ay patungkol pa rin dito po kay Tatay Ruel. At sa pagkakataong ito naman, siyempre, ay mas mabibigyan linaw po ang ating pong mga katanungan kung bakit ba ganoon si Tatay Ruel. At ito nga po ay sa pamamagitan ng mga siniwala ng kanya pong panganay na anak. Kung ano po ang tunay na pagkatao ni Tatay Ruel, kung sino siya noon at kung sino siya magpasa hanggang ngayon. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating pong vlog. Tara! Gusto ko muna po mag-apologize sa inyo dahil po sa pinakita pong hindi magandang kaugalian ng magulang ko po. Ang sakit po baga, di ba po sa ulo? Alam po po medyo nakaano na po kayo sa magulang ko kasi kahit ano pong pangaral, kahit sino po pong tao mag-advise doon, hindi po yun nakikinig. Kahit po nga kung mga anak, kasi kami po yung nakakilala sa kanya, kaya kahit ano pong sabihin na po dun, hindi po yun nakikinig. Yun po, nalaman ko dun sa kapatid ko na ganyan, tapos nakita ko po sa YouTube na ganun, sinapak si mama. Tapos nakita ko po dun sa sinid sa akin ng kapatid ko, si mama daw po, may mga pasak sa likod. Last time daw po na may inano po sa akin, sinid pong picture sa akin, yung kapatid ko na ano, picture na may mga pasa si mama sa likod. Sinunod daw po kasi ni mama yung likod niya kasi muntik daw po tamaan ng itak yung kapatid kong isa si Judy. Kaya ang plan ko po ngayon, ako na po magde-decide para po sa safety po baga ng lahat. Lalo na po yung sa safety din po sa mga tao po sa farm. Kasi kakaya naman po, di ba? Kasi kayo po may-ari ng farm. Tapos ganun po yung pinapakita ng magulang ko. Hindi po ako magpapakita sa magulang ko kasi ako pag-iinitan po ng dugo nun. Iba po ang ugali nun. Pag yung nagalit, talagang itak po ang ano nun. Kasi bata pa lang po ako, hinahabol na ako nun ng itak pag yung nagagalit. Si Tatay, matagal na ba siyang ganun? O nagbago lang siya, di siya ganun dati? Matagal na po siyang ganun. Simula po ako bata. Ay, ibig sabihin, ugali na niya. Opo. Sa tingin mo, tatanungin kita, sa tingin mo, may sakit siya sa pag-iisip? Opo. Yun na po. Ugali niya yun? Ugali na po, tapos parang may sakit na po sa pag-iisip. Yun na po, normal. Kasi lahat ng tao, tingin niya, kaaway niya. Kahit po yung mga kapatid niya, yung mga tita-tito ko, kapatid niya po yan ha, wala naman po sa kanyang ginagawang masama, tapos pinag-iisipan niya ng masama. So kami po yung napapasama, mga anak, kami po yung nadadamay. Kaya sasabihin niya po na, kami po yung nagbibigay ng sakit sa ulo sa kanya, ganto ganyan, pero yung mga pagpapasunod niya po sa amin ng mga bata pa kami is mali po talaga. Ibig sabihin, nasa ugali na niya yon. Opo, nasa ugali. Delikado ang mga kapatid mo ay. Opo, delikado po lang, nasi bunso, maraming trauma. Kahit na ganun yung magulang natin, respeto pa rin ninyo. Kako nga, kahit na ginagalon ako nila papa, minsan narinig di ba ako sumagot, di ba hindi? Yung po lagi ipinapaalala ko sa mga kapatid. Kung buti na lang po, nakikinig sila. Ako talagang paliwanag kay Papa, sarado talaga po ang buta. Kasi simula pa daw po bata, gano'n na daw yun. Simula pa daw po ba talaga bata ako, nakaranas na ako ng pang-aabuso po ng ama ko. Kaya, na, ano po, pumapasok ako sa school, pasa-pasaan yung mukha ko, tapos tinatanong ako ng mga nakakakita sa akin. Bigyan ano niya sa mukha lang po sa ulo ko. Bakit niya pinampalo sa'yo? Hindi ko po alam eh. Wala nang po ginagawang masama. Hindi ko sakuna po magsalita eh. Kasi noon po, kaya nang tago ko po talagang tunay na kaulagalian ni Papa. Kasi sabi ko, ganti siya, mabait siya. Pero ang totoo, sobrang romantic na po kami sa ugali niya. Ultimo, dati po, bata pa lang po ako. Ultimo magulang niya noon, hinahabol niya ng itak.
siya? Nakikita ko po yan. Nakasabi niya, nasasabi niya po yan. Huwag ka dyan mag-bless kasi ano yan, ganito yan sila lola mo, ganyan. Pero nung makita ko nang hinabol ng itak yung, ano, yung lolo ko, buhay pa po yun. Bata pa lang po ako, elementary sa subdivision. Hinabol niya po na talaga ng itak. Alam po ninyo, napapaisip ako sa mga napanood ko. Una, nauna ko pang napanood dito pong panayam po ni Brother Paas doon po sa labasan, dito po sa anak ni Tatay Ruel. At pangalawa, yung dito po kay Kalinga Prab, na kung saan nagpunta po yung anak ni Tatay Ruel sa bahay po nila Kalinga Prab. At humihingi po ito ng tulong o gabay para po sa kaligtasan ng kanya pong mga kapatid at ng kanya pong pamilya. At ang masakit po dito, kaligtasan laban po sa kanyang sariling ama. Makikita po natin dito, no, both doon po sa mismong interview ni Brother Paas at ni Kalinga Prab, dito po sa anak ni Tatay Ruel, makikita po natin yung talaga namang concern, yung concern nitong bata para po sa kanya pong pamilya, sa kanya pong ina at sa kanya pong mga kapatid. Sapagkat siya mismo, kung atin pong matatandaan, sinabi niya na siya man din ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanya pong sariling ama. Na siya ay hinahabol ng itak, sinasaktan ng walang dahilan, parang pag-ibig mo lang dati sa iyong kasintahan. Ganun kasakit. Dito sa pagkakataon na ito, nakakalungkot pong isipin na sa murang edad nitong mga batang ito ay nakakaranas na po sila ng pagmamaltrato at pananakit sa sarili pa nilang ama. Na dapat sana'y ito pong haligi ng tahanan na ito ang pumuprotekta, nag-iingat sa kanyang pamilya. Subalit siya mismo ang haligi ng tahanan na nananakit, nagmamaltrato at gumagawa po ng hindi maganda. Minsan napapatanong ako sa aking isipan, bakit nagagawa to ni Tatay Ruel? Nung mga unang araw po, naisip po natin, baka nga naman depression, baka nga naman dahil hindi makasundo ito ng mga kapitbahay, dahil nga po sa may problema po ito sa kanya, totally sa kanya pong sarili, sa kanya pong pag-iisip. So iniisip po natin, paano ito nagsimula? Bakit nangyari po ito kay Tatay Ruel? Anong klaseng pagpapalaki ang ginawa po kay Tatay Ruel nung siya po ay maliit pa lamang? Siya din po ba ay nakaranas ng pagmamaltrato? Nakaranas ng pagmamalupit? Anong klaseng buhay mayroon po siya noon? Kung po pwede nga lang na matanong natin ang kanya pong mga magulang o ang kanyang mismong mga kapatid na sinasabi din naman nitong anak ni Tatay Ruel na hindi niya rin makasundo. Na sinasabi niya na wala halos tiwala itong si Tatay Ruel sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Na siya na lamang po ang laging tama at hindi po siya nakikinig sa mga payo ng tao na nasa kanya pong paligid. Could you imagine na sinabi din ng anak ni Tatay Ruel na mismong magulang niya, mismong ama niya, hinabol niya ng itak. Sinong tao sa mundong ito ang hinayupak na gagawa noon sa kanya pong sariling ama? Sinong tao ang nasa katinoan para habulin mo ang tatay mo ng taga o ng itak? Hindi ka naman siguro miyembro ng katipunan para gawin mo yun, Tatay Ruel, sa sarili mong magulang. Ngayon, ang tanong dito natin, mga ka-Adonis, mga ka-motivation, bakit? Malinaw na bukod sa ito po ay kanya pong naturalesa na dati niya pong ginagawa, o ugali niya na po ito, attitude na ito, meron din po siya, sigurado po ako, na tama sa pag-iisip. Kapag sinabi kong tama sa pag-iisip, ibig sabihin hindi po tama na positibo yung sinasabi ko, kundi tama na mayroong problema sa kanya pong utak na nakakaapekto sa kanya pong behavior. Kung kaya, nais nga po nila na patignan po ito sa psychiatrist para matulungan po si Tatay Ruel. Kaya, tama po yung sinasabi natin noong nakaraan. Hindi rin po pwede talaga na maraming kasama si Tatay Ruel. Sinasabi niya na malungkot, walang mga tao sa paligid niya, subalit pag may mga tao sa paligid niya, ayaw niya rin naman itong makita. At kung minamalas-malas pa itong mga taong ito na walang kaalam-alam, na walang kamalay-malay, baka isang araw ay maging giniling na lang po sila. Nakakaawa po ang kalagayan ng pamilya po ni Tatay Ruel, ng kanya pong asawa at higit sa lahat ng kanya pong mga anak. Base po dun sa kwento ng anak ni Tatay Ruel, kay Kalinga Prab at kay Brother Paas, mayroong pong mga marka ng pananakit sa likuran po ng kanila pong ina. Ito daw po ay sa kadahilan ng hinarangan po ng kanila pong ina
yung kanila pong anak na dapat sana ay mahahagip po ng itak ni Tatay Roel. And this is very alarming po. Hindi po ito biro. Sapagkat alam po natin na anytime, na kung sakaling totopakin na naman ito pong si Tatay Roel, hindi natin alam po ang mangyayari sa mga kasama niya po sa bahay. Especially ng kanya pong mga anak at ng kanya pong asawa. Kaya sa lalong madaling panahon, nag-iisip po ang Kalinga, kung nag-iisip sila Kalinga Prab, sila Kuya Bal, ng solusyon para po mailigtas ito pong pamilya ni Tatay Roel sa kanya pong mga sariling kamay. Sapagkat hindi natin alam kung kailan muli susumpungin si Tatay Roel ng kanya pong kaparaningan, na hindi natin alam talaga kung saan niya hinuhugot itong pag-uugali na ito at itong mindset na ito para palaganapin dito po sa Earth. Kung magkakataon, daig niya pa yung mga kalaban ni Voltes 5, daig niya pa po yung mga kalaban nila Voltron, nila Mazinger C, nila Powerpuff Girls, at ng Teletubbies, yung mga kaaway na ito, daig pa ni Tatay Roel. Sapagkat kay Tatay Roel, lahat po kaaway niya, ultimo sarili niya, natatakot na sa kanya. Tandaan niyo ang sinabi niya, kapag pinilit niyo ako magpastimbat at sinama niyo ako, nagpapakamatay na lang ako. Yan ang sinasabi niya. So malamang sa malamang, nung nadinig ng sarili niya yun, ininervyos na sa kanya at gusto na rin humiwalay sa kanya. Ganun po katindi. Ang nais lamang po natin gawin ngayon, sana ay mapagbigyan po ang kahilingan ng anak po ni Tatay Roel na mapauwi muna yung kanya pong mga magulang, yung kanya pong mga kapatid, para maging ligtas po ito. At ganun naman ay para din naman at the same time harapin ang mga dapat pong gawin para naman kay Tatay Roel. At ito po ay kailangan pong madesisyonan sa lalong madaling panahon. Sapagkat alam po natin na hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi mismo sa mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi na po ligtas. Kasama na po dyan ang kanya pong sarili. At malaki po ang paghanga naman din natin sa anak po ni Tatay Roel na sabihin po ang lahat ng mga bagay na yan, na magsabi po ng totoo patungkol po sa kanila pong ama, na ito po ay may ugaling hindi maganda at may ugali po na iniisip na siya ang laging tama, na hindi mo pwedeng pagsabihan, na lagi pong galit, lagi pong nananakit, at ang nais niya lamang po sa mga oras na ito ay magkaroon nga po ng kaligtasan ang kanya pong mga kapatid, ang kanya pong ina, ang kanya pong buong pamilya. Sa mga ganito pong pagkakataon, panalangin po natin na mabigyan pa po ng kalakasan at pag-asa ang pamilya po ni Tatay Roel. Especially dito po sa kanyang panganay na nagsabi po ng kalagayan ng kanya pong pamilya. May mga pagkakataon na talaga namang sinusubok tayo ng panahon. Subalit sa mga pagkakataon na yan, natututo po tayong humawak at umaasa na ang lahat po ng ito ay magkakaroon po ng katapusan sa biyaya at pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Sa pamamagitan po ng panalangin, ang lahat po ng bagay ay magkakaroon po ng solusyon. Hindi man sa ngayon, subalit panghawakan po natin ang ating pong pananampalataya, ang pananalig, pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Darating at darating po ang oras na ang lahat po ng yan ay magkakaroon po ng kaligtasan. So, yun lamang po ang ating pong masasabi sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Patuloy po ang ating pong pagsuporta sa ama po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlogs, sa lahat po ng ating pong mga kasamahang charity vloggers, sa ating pong Dubai OFW Kalingap Chapter, sa ating pong mga channel members, ganun din naman sa ating pong subscribers and newly subscribers, sa ating mga bagong kaibigan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.